Hello mga besh, share ko lang sa inyo yung aking experience sa pagvo-vote dito sa Canada. So dito nga pala sa Canada guys, meron silang advance voting. So kami nagpunta nung day off namin. Meron lang certain place na pupuntahan nyo pag mag-advance voting kayo. Napansin ko maraming magvo-vote ngayon. Actually mga nakapark na yan, magvo-vote sila eh. Hindi ko na kayo pwedeng isama sa loob. Kaya guys, hanggang dito na lang at i-describe ko na lang kung anong meron sa loob. Kasi bawal talaga yung camera. Meron talagang note doon. So, bali pagpasok namin sa loob, yung ito papakita namin, tsaka yung ID, yun na daw sabi, kailangan nakahanda na. So, maghihintay lang kami sa linya, sinasabihan lang kami ng instruction na dapat nakalabas na nga ito. Tapos, bigla kaming tinuro dun sa kung saan table available, parang ganun. Ako sa table 2. So, pumunta ako dun sa table 2. Tapos, pinaupo ako, hiningi yung card ko, tsaka yung ID ko. Binigay ko naman. Tapos, parang dun yung area na parang pinasusumpa ka. Pinanunumpa ka na. Mga tinanong lang sa akin eh, in-state niya yung pangalan ko at sasabihin ko lang oo o hindi kung ako ba yon. Tapos, tinanong kung ako ba legal na mag bumoto at nasa legal age daw ba ako. Yun lang yung mga tinanong. Para siguro, para pinasusumpa ako just in case mamaya fraud pala ako, mahuli na nila right then and then. So, pagkatapos nung panunumpa, binigay siya sa akin folder na nandun nga nakalagay pala yung kung ano yung kung sino yung boboto ko doon nakalagay. May instruction naman doon kung ano yung gagawin. So, sabi niya pumunta lang daw ako doon sa mga stall na nasa gilid ko. Stall niya is parang table lang siya na nakatayo ka, walang upo-upo, nakatayo ka. Tatlong tao lang yung nandun sa palota. Naye-ekis mo lang siya, yun ang instruction or a shade. Pero ang talagang gusto nila is ekis talaga. Yun ang naaalala ko. So, mamimili ka lang ng isa sa tatlong iyon. So, ang pinili ko na syempre yung gusto ko. Ang itsura nung stall na yun, parang kasing laki lang siya ng microwave. Tapos, dagdagan mo pa ng kalahati. So, ganun lang kalaki yung table na tinatayuan mo, nakatayo ka lang, hindi ka nakaupo. Tapos, yung binigay sa yung folder, ilalagay mo doon. Tapos, meron ng harang dito sa gilid, parang simple lang, parang cardboard lang siya. Yung harap, tsaka yung gilid, may harang. So, doon, ibababa mo yung folder mo. Tapos, pagbukas mo, tatlong tao lang yung nandoon, isi-shade mo lang kung X mo lang. So, in-X ko na nga yung gusto kong, yung binoto ko. Napakabilis na, segundo lang talaga, as in super segundo lang, kasi isang tao lang naman yung i-vote mo that day. Tapos sinarado mo na, tapos proceed ka na doon sa gilid mo, parang pa ganun lang yan, isang ganun, tapos pa ganun, paano lang siya eh, pa you, ganun yung itsura. Pagkatapos mong mag-vote, pupunta ka na dito sa kanan mo, meron ng babaeng nakaupo doon, para ipasa mo yung folder na hawak mo, na hindi naman siya nakasilyado, pero naka-fold lang siya at walang makakita ng vote kung sino yung binoto mo. So, ang gagawin lang yung i-hand in mo sa kanya yung folder na yon, tapos, maingat yon, hindi siya nakaharap, nakatalikod, hindi mo siya makikita. Pinasok lang niya dun sa machine at yung machine kinain lang yung papel, tapos kinuha lang niya yung folder para magamit pa siguro ulit ng iba. Yun lang, mabilis lang, kinain lang yun, tapos yun na yun. Tapos alis ka na, wala nang kaek-ekan, tapos na. Ganun na. Ganun lang siya kadali. Wala na siyang, walang masyadong complication. Napakadali lang. Yun. Parang, yung binigay ng papel, yun na yung pinakaan nila eh, confirmation na ikaw na yun. Hindi ko maalala kung may chinek sila sa computer. Siguro meron din, hindi ko lang napansin. Kasi sobrang bilis ng pangyayari talaga, promise. Napakabilis. Nakakatawa yung voting nila dito. Parang napadaan ka lang, ganun. Walang mga banderitas, walang mga nagkakagulo sa labas, ni hindi mo alam na boboto kayo, halos walang nag-uusap, hindi ko alam kung bawal, pero ang alam ko, hindi naman bawal, pero rinerespeto ng isa't isa yung secrecy ng yung vote, kaya kung ayaw mo magsalita about it, it's okay. Yun. Tapos, hindi na namin kasi ginawa sa mismong araw ng voting kasi may mga pasok kami. Ayaw namin makaperwisyo sa mga company na pinagkatrabaho namin. Although, by law, it's mandatory to let your employee
vote. Kung gusto naming samantalahin yung pagkakataon, pwede kaming umalis ng work 4 hours, yung i-consume namin, pwede yun. Kaso, ang kapal naman ng mukha namin kung gagawin namin yun. Tsaka bihira lang naman ang gumagawa nun. Siguro may gumagawa lang yung talagang, pag halimbawa, napakalayo nung place niya para magtrabaho. Yung tipong nag-work siya sa amin, pero taga-dangkan siya. So, kailangan niya talaga ng mahabang panahon para lang makarating doon sa place na yun. At sigurado, parang sigurado, yung 4 na oras, sigurado na yun makakarating siya doon. Kasama na doon yung mga traffic at saka mga hassle. Kaya, legal yon kung gugustuhin ng isang empleyado na ilaban yung rights niya. Wala silang karapatan para pagbawalan siya na bumoto. Akala mo hindi election kasi sobrang konti lang yung mga banner-banner. Sobrang simple lang. Hindi mo alam na nangyari na pala yung butuhan. Kung hindi ka citizen, hindi mo malalaman na nagbubutuhan na pala kasi sobrang napakatahimik at napaka-peaceful nila. Nung hindi pa kami citizen, hindi namin alam na natapos na pala, may nangyari na palang butuhan. At saka nung first time namin sana buboto, hindi kami nakaboto kasi parang hindi pa kami handa, hindi pa namin kilala yung mga tao. So, ngayon pa lang yung first time namin, nakakatawa naman. Yun lang, na-share ko lang. Maraming salamat sa panunood mga besh at sana huwag yung kalimutan bigyan ng share, like at comment, mag-follow at mag-subscribe. Thanks for watching. Mwah!